Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang nakamamangha, nakakatawa, at makadurugdamdaming pagkikita ng mga tao at hayop. Umpisahan natin ang kwentuhan sa aso na naghihintay sa airport. Napatalon siya sa saya matapos niyang makita ang kanyang pinakamamahal na amo. Yeah, she's been away for 3 months. He's so happy. He's missed his mommy. Ito naman ang aso na mag-iisang buwan nang hinahanap ng kanyang amo. Sa tulong ng Animal Rescue Center, naibalik ng mga volunteers ang aso na to sa kanyang tunay na amo. Yay! Thank you for coming and getting him. Ito naman ang dalawang aso na nakarinig ng pamilyar na sipol. Alam ng mga aso na to na ang sipol na kanilang narinig ay galing sa kanilang amo na 3 buwan na nilang hindi nakikita. Malaking sorpresa ang bubulaga sa bata na to pagbukas niya ng pinto. Ang pusa na kanyang niyayakap ay mahigit 2 buwan nang nawawala, kaya labis ang kanyang saya nang muli niya itong makita. Are you happy? Are you happy? Ito naman ang babae na muling makakapiling ang pusa na matagal na nawalay sa kanya. Ang babae sa video ay si Lacey Ping at ito ang kanyang alagang pusa na nawalay matapos sirain ng wildfire ang kanilang tahanan. Ito ngayon ang kanilang masayang reunion. Yeah, that's our cat. That's my boy. Oh, that's my boy. Should have never ran away from mama to the fire, bud. Sobrang tuwa ng Camille to matapos niyang makita ang pinakaunang tao na nag-alaga sa kanya. 30 taon na ang lumipas mula nang sila ay huling nagkasama, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malimot ng Camille to ang taong nag-alaga sa kanya. Ang susunod na video ay isa na ata sa pinakamakabagbag damdaming eksena na mapapanood niyo. May kita ang bata na ito na umiiyak sa sulok dahil nakita niya na ang kanyang alagang kambing ay nakatakdang katayin. Ayon sa magulang ng bata, mahal na mahal nito ang kanyang alagang kambing. Kaya nang malaman nito na kakatayin ang kanyang pinakamamahal na hayop, halos maglumpasay ito sa sobrang iyak. Mabuti na lang at naawa ang mga tao sa paligid kaya muling ibinalik ang kambing sa piling ng kawawang bata. Nang gabi din yun, masayang umuwi ang bata kasama ang kanyang pinakamamahal na kambing na kamuntikan ng katayin. Ito naman ang pambihirang reunion ng tao at leon. Nagsimula ang kanilang istorya matapos ampunin ni John at Anthony ang leon na pinangalanan nilang si Christian. Nabili nila ang leon sa Harrods Department Store sa London noong 1969. Mahal na mahal nila si Christian at palagi pa nila itong kasama kahit saan sila magpunta. Ngunit noong 1970, napagdesisyonan ni John at Anthony na muling ibalik sa Africa ang layo na si Christian. Sa ganitong paraan, maumuhay ng malaya ang leon gaya ng ordinaryong hayop. Pagkalipas ng 1 taon, tumungo si John at Anthony sa Africa at yan ay upang hanapin at muling makapiling si Christian. Laking gulat nila na kahit 1 taon na nang hindi sila nagkikita, naaalala pa rin sila ng leon. Sinalubong sila ng matinding yakap at halos magpakarga na sa kanila ang leon. Nakakatuwang isipin na kahit 1 taon na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ng leon ang kabutihan na ginawa sa kanya ng mga taong nag-alaga at nagmahal sa kanya. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Mula sa mga nakakaiyak na video, ito naman ang mga kwelang animal reunion. Nakakita ka na ba ng turkey na mahilig yumakap? Oh, I know! Okay! He wants to hug! Oh. Siguro, mahilig siyang yumakap sa tao para hindi siya lutuin ng kanyang amo. Ito naman ang mga gansa na tuwang-tuwa matapos silang muling makita ang kanilang amo. Ganito ata manghingi ng pasalubong ang mga ibon na to. Ito naman ang manok na parang aso kong tawagin. Alright, I'm gonna call my rooster. Caesar!
Oh, there you are. You're such a pretty rooster. Ito na ata ang pinaka-cute na teddy bear. Muling nakasama ng lalaki na to ang oso pagkalipas ng 3 taon, kaya sobra na ang inilaki nito. Ganito kasi ang panther na to, matapos niyang makitang muli ang taong nag-alaga sa kanya. Sa tuwing namimiss ng lynx na to ang kanyang amo, naikipag-untugan siya ng ulo. Ito naman ang lalaki na inalagaan ng mabuti, ang ubod na cute na batang tigre. Pagkalipas lang ng 1 taon, naging bakulaw na agad ang kanyang alaga. Ayon sa lalaki sa video, ganito ka-sweet ang kanyang tiger sa tuwing sila ay nagkikita. Para sa next video, may kilala mo si Dolph Volker at ang 10 buwang gulang na cheetah na si Gabriel. Inalagaan ni Dolph si Gabriel noong ito ay bata pa, ngunit dahil sa kanyang negosyo, kinailangan niyang iwan ng 1 taon ang cheetah. Pagkalipas ng mahabang panahon, laking gulat ni Dolph nang makita niyang kilala pa rin siya ng pusa. Umaasa ngayon si Dolph na mas mapapagtibay niya ang kanyang relasyon sa alaga niya si Gabriel, lalo na't nangako siya na hindi na niya ito muling iiwan. Ito naman ang mag-asawa na si Jim at Jamie, at kabibiliban mo ang kanilang istorya mula nang mag-alaga sila ng mga baby wolf. Bumalik sila sa gubat upang muling hanapin ang mga wolf na minsan nilang inalagaan. Laking gulat nila nang salubungin sila ng mga wolf dahil parabang hindi sila nalimutan ng mga aso na to. Dito mo makikita na maski ang mababangis na hayop ay marunong tumanaw ng utang na loob sa mga tao. Dito sa next video, mapapanood mong reunion ng isang babae at ang kanyang cockatoo na si Solomon. Ayon kay Katie Aldrich, masaya siya dahil muli niyang nabawi ang parot mula sa magnanakaw. Kitang-kita sa CCTV si Katie habang kasama niya ang ibon, at ito naman ang lalaki na suspect sa pagnanakaw sa parot. Tinunto ng mga pulis ang lokasyon ng suspect at agad na nabawi ng mga pulis ang parot. Sa ngayon, sobrang saya ang nararamdaman ni Katie dahil hindi niya inakala na muling maibabalik sa kanya ang nawalay niyang cockatoo. Para sa last nating kwentuhan, ito si Eduardo at ito naman ang higanting ibon na pinangalanan niyang Condorito. Sa tuwing umuwi si Eduardo sa probinsya, palagi siyang sinasalubong ng yakap ni Condorito. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan noong kinupkup ni Eduardo ang ibon noong ito ay inakay pa lamang. Inalagaan at pinakain ni Eduardo ang inakay dahil mukhang wala na itong magulang. Sa tuwing oras ng pagkain, tinatawag ni Eduardo si Condorito upang lumapit. Pagkalipas ng 2 taon, lumaki na ng husto ang ibon at sobrang bait pa nito sa kanya. Isang beses lang sila magkita sa 1 buwan, kaya sinusulit nila ang bawat minuto na sila ay magkasama. Ikaw, naranasan mo rin bang mayakap ang hayop na matagal nang nawalay sa'yo? I-share mo naman sa amin ang iyong experience para mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kurt Allen Salor, Ken Bartonico, Jacqueline Kapanayan, Boy Abondat Beast Mode, Gian Gonzalez, Jacobe Hainto, at kay Nigel Yael. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!